awang iniingatan at ding nakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon upang ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa kapistahan ni San Vicente de Paul, ilingin natin na tayo'y tuwi na'y makatugon sa ating misyon, lalo na ang maging mapagkalingang mukha ni Jesus sa mga mahihirap at nangangailangan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente de Paul ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalam ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanid ang kasuotan at naniglulod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya, Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyang bunga ng kasamaan namin suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob niyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupang ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinyalay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makahawon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang inyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggan, ating ngayon'y papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masaglak, muling hinahangon niya at binubuhay, walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayon'y papurihan. Kayo'y Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayon'y papurihan. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo, at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayon papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayon papurihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyon ang pagpapayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyong alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinapangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan din ni San Vicente de Paul, isang pari na ang kanyang buhay ay itinalaga niya sa paglilingkod sa mga mahihirap at sa natatanging paraan, sila din ay nangangalaga sa paghuhubog ng mga pari, ang mga Vincentians. Kaya nga't mula sa tinatag ni San Vicente de Paul, kaya nandiyan ang Ospisyo de San Jose, ang Asilo de San Vicente, ang San Juan de Dios Hospital, doon sa may Adamson po ngayon, at yung simbahang katabi doon, yung Archdiocesan Shrine of the Miraculous Medal at San Vicente de Paul Parish. Sapagkat nung una, si San Vicente ay maayos at marangya kung tutuusin ang kanyang pamumuhay. Siya'y kapilyan na italaga siya sa isang mayamang pamilya. Kaya't napansin nga niya na ang simbahan ay napapalapit sa mga mayayaman, ngunit nakakaligtaan ang mga mahihirap. Kaya't iniwan niya yung komportable at maayos na pamumuhay at ministeryo at itinalaga niya ang sarili niya upang maglingkod sa mga dukha, lalo na sa mga napapabayaan ng lipunan. Hindi ito katakataka sa ginawa ni San Vicente dahil kung tutuusin, ito ang misyon ng bawat Kristiyano. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo ngayon nang tinawag ni Jesus ang 12, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at magpahayag ng mabuting balita. Itaboy ang masama, magbigay kagalingan sa kapwa, at ipahayag ang mabuting balita. Ito'y atas hindi lamang sa mga apostol, kundi sa bawat isa sa atin. Siguro nga hindi tayo mga exorcist na kaya natin itaboy ang mga masasamang espiritu, pero lahat tayo may kakayanang itaboy ang masama, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Kapag tayo'y nagpapaalala, nagtutuwid, nagsasabi ng totoo, itinataboy natin ang masama. Ito yung ipagdasal natin. Sa munti nating kakayanan, maitaboy natin ang masama. Kapag hindi tayo umiimik, lalong namamayagpag ang masama. Kapag tayo'y kumakampi sa di tama, bagamat hindi tayo yung gumagawa ng masama, hinahayaan din nating mamayani ang masama. Ang tunay na deboto, itinataboy ang masama. Nagpapagaling. Siguro nga po, hindi lahat tayo makapagpapagaling ng mga may sakit. Hindi tayo lahat may kapangyarihang mag-alis ng karamdaman. Pero lahat tayo may kakayanan magbigay hilom at lunas sa ating kapwa. Lalo na ang sugatan sa puso at kaluluwa.
ang maging kasangkapan ng kapayapaan. Siguro nga, wala kang inaaway, walang umaaway sa'yo. Sana maging daan ka rin ng pagkakasundo ng mga hindi nagkakaunawaan. Iyon ay isang daan upang ikaw din magbigay hilom, magpagaling sa mga may sakit. Ang tulungan mo ang nahihirapan sa katawan, sa kaluluwa, ay isang paraan din upang maging daluyan ka ng paghihilom. Siguro sa araw na ito, may kailangan kang batiin, kamustahin man lang. Dahil nalulumbay ang taong ito. Dahil nag-iisa o naiwan na ang taong ito. Magsilbi tayong tagapagbigay lunas sapagkat yon ang misyon ng isang alagad ni Kristo at magpahayag ng mabuting balita. Hindi nyo kailangan pumunta dyan sa Plaza Miranda o sa Carriedo, tumayo at mangaral. Hindi nyo kailangan pumunta sa bus at maghawak ng Biblia at mangaral. Sa kanya-kanya nating pamamaraan, maaari din nating ipahayag ang mabuting balita. At lalo tigit kung sinisimula natin ito na tayo rin mismo nagbabasa, nagninilay ng banal na kasulatan. Sana po, hindi lang tuwing misa natin nakakatagpo ang Biblia. Kung hindi, ang pagbabasa ng Biblia ay isa ring debosyon. Minsan, ang dami-dami nating nababasang nobenaryo. Minsan, isang dangkal na yung nobenaryo nating dinadasal. Sana isama din natin sa debosyon natin ang pagbabasa ng Biblia. Upang sa gayoy, sa araw-araw nating pananalita, sa araw-araw nating pag-uusap, nagagamit natin ang salita ng Diyos. Sa gayoy, nagpapahayag din tayo ng mabuting balita. Para habang nag-uusap kayo, napag-usapan ninyo, nawawala ng pag-asa yung kaibigan mo, magsambit ka ng salita ng Diyos. Hindi kailangan mahaba. Ito'y paraan. Sapagkat sa bawat pangyayari, sa bawat sitwasyon, maaari natin gamitin ang salita ng Diyos. Magtaboy ng masama, magpagaling at magbigay lunas, magpahayag ng mabuting balita. Ito ang misyon ng bawat isa sa atin sapagkat ito ang misyon ni Kristo. Ito ang misyon ng mga tunay na deboto at alagad ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Ang ating tugon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito.
manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang maghikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohan ng pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbuni sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Tahimik natin ngayon idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente de Paul ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-dugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Vicente de Paul at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na pang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pagkikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente de Paul at matulungan ng kanyang pagkatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations sa pagpapagawa ng ating simbahan. Salamat po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating kapwa. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong, lalong-lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Itaboy ang masama, magbigay daan sa paghihilom, at magpahayag ng mabuting balita. Ito ang misyon ni Jesus Nazareno. Ito ang misyon ng bawat isa sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang misyon ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisa.